Kapag long weekend, ang hirap mag-book. Lahat fully book na. Tapos madaming tao. Kaya naisip ko, mag-camping na lang kami. Naisip ko kasi kung may mabook man kami, crowded naman. Kaya nagpunta na lang kami dito sa CVM. Madami din pwedeng gawin dito. May mga ATV, boating, may mga bike na pinaparent din. May Bali Inspired din na pwedeng pagpicturan dito, nasa taas siya. Tapos may mini zoo din. Pwede ka din mag-animal feeding. Sobrang laki talaga nito. Sobrang nag-enjoy na nga kami dun sa spot namin, kaya hindi na namin naikot. Pero panigurado namang babalikan namin to. Meron din silang day tour kung ayaw nyo mag-overnight. Sobrang nakaka-relax talaga dito. Pagdating nga namin, may katabi kaming tent. One night lang talaga yung plan namin pero napa-extend kami kasi nag-enjoy kami. Naghahanap na nga ako ng spot kung saan namin itatayo yung tent namin. Yung dalawa nag-badminton na muna. Natuwa sila kasi napakalawak ng lugar. Dito namin napili sa malapit sa lagoon para maganda yung view. Tapos may malaking puno para hindi masyadong mainit. Nagrenta rin kami ng pool kasi gusto daw nila mag-swimming. Nagandahan ako dito sa nabili kong tent. Kasi ang dali lang niyang itayo. Aayusin mo lang tapos ipipress mo yung gitna. Nung una, akala ko maliit lang siya. Kinabahan ako kasi baka hindi magkasya yung airbed na binili ko. King size kasi yung airbed. Pero nagkasya siya. Napaka-presko din nito. Kasi may mga mesh siya. Sa four windows tsaka yung two doors niya kabilaan. So kahit nasa loob ka, papasok pa rin yung hangin at hindi papasok ang mga lamok. May playground din pala dito. Medyo maraming tao dito kasi may retreat. Tapos dito din banda yung spider web. Naglaro nga muna dito si Zane. Dito din kasi banda yung CR. Dito pa lang nag-enjoy na siya. Medyo minalas nga lang kami sa unang nirent namin na pool kasi sira siya. Kaya pinapalitan namin. Si Habi nag-enjoy naman dito. Ayan si Kuya CK pumasok na nga sa tent. Kinagabihan, ang ganda din ng view dito. Ang ganda din kasi ng mga pailaw dyan sa may lagoon. May mga ilaw yung mga puno at saka yung hanging bridge. Napakalamig ng hangin dito. O diba, talagang marirelax ka sa view. Napagtripan nga ni Habi to. Nung una, hindi niya alam kung paano magduduyan dito. Tapos naisipan niyang ipasok yung katawan niya, ganito daw yung ginagamit. After nun, iniisip naman niya kung paano niya tatanggalin. Ayan, at hindi na nga siya makaalis. Tawang-tawa nga kami sa kanya kasi hindi siya makaalis, nagpapatulong siya sa amin. Hindi na kasi niya matanggal. Sabi ko kung paano ka pumasok, ganun ka din lumabas. Tawang-tawa nga kami sa kanya. Ang laki kasi ng tiyan niya, charot. Ang bigat kasi nung gulong, hindi namin matanggal. Tignan niyo kung paano siya nakaalis dyan. Doon sa taas may nagbo-bonfire nga. Yun yung mga nagre-retreat. Nakinood na lang kami kasi baka makasunog pa kami, charot. Pumasok na nga sa tent yung dalawa. Nung una, nag-worry nga ako kung makakatulog ba sila dito. Kasi sa bahay, hindi sila makatulog pag walang aircon. Ang cute nga nitong nabili kong fan. May ilaw na din siya tapos pwede siyang isabit. Pwede din siyang desk fan at wall fan. Itong power bank pala na to, yun lang yung naging source of electricity namin dito for 3 days. Nagulat ako, nakatulog yung dalawang, sarap ng tulog nila. Sa part 2 na lang...